Hindi na may kakailang tumitinding bangayan ni Senador Miriam Defensor Santiago at Juan Ponce Enrile. Marami ang nagtataka kung saan ito nagsimula, gayong naging ninong pa nga sa kasal ng senadora ang dating Senate President. Balitang hati ni Sherry Ann Torres. My point is that this situation... Nagumpisa makita ng publiko ang lamat sa relasyon ni na Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile at Senadora Miriam Defensor Santiago noong Disyembre na nakaraang taon sa pagtalakay ng Senado sa nooy hindi pa na ipapasang Reproductive Health Bill. Pabor sa panukala si Santiago, anti-RH naman si Enrile. Ilang beses nagkasagutan ng dalawa at sa isang panayam, sinabi ni Santiago na hindi raw niya matatawag na pagkakaibigan ang kanila relasyon. Ninong ni Santiago sa kasal si Enrile. Pero ayon sa senadora, para kaming mga glaciers sa North Pole, we have an ice-cold relationship. Nang tanungin si Enrile tungkol dito, sinabi niya nag-ugat daw ang galit sa kanya ni Santiago noong panahon pa ng administrasyon ni Cory Aquino nang tutulan niya ang kumpirmasyon ni Santiago bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Dito na rin inamin ni Enrile na ibinalik niya ang Christmas gift sa kanya ni Santiago. Maybe she does not really like me as a person, so... Why should I impose myself upon her? You know, I'm not a hypocrite. Maybe I said her staff made a mistake in sending me a gift because that's normal among us, no? So I decided to return it. It's like, you know, throwing your glove and slapping somebody's face with it. It's like an invitation to a duel. I'm wearing a bulletproof vest under my barong blouse. I fully expect to be assassinated, not necessarily because of RH, but because of the quality of my Christmas presents. Dito na rin lumutang ang balibalitang isa raw si Santiago sa nasa likod ng plano umano noong pagpapatalsik kay Enrile bilang Senate President. Lalo pang tumindi ang bangayan sa pagitan ng dalawa nang pumutok ang balitang namigay sa Enrile ng cash gifts sa mga kapwa niya senador. Inamin ni Enrile na tig 2.2 milyon pesos ang ibinigay niyang dagdag pondo sa mga senador, maliban kina Santiago, Senador Antonio Trillanes IV at magkapatid na Pia at Alan Cayetano na binigyan niya ng tig 600,000 pesos. Matapos ang isang TV interview habang pinag-uusapan ang pamimigay ng natipid na pondo ng Senado, umabot ng 190 over 115 ang blood pressure ni Santiago saka nagkaroon ng mild stroke. Ayon kay Enrile, nais man daw niyang tumigil sa bangayan ay si Santiago naman daw ang patuloy pa nagsasalita. Ngunit nagpatuloy ang hidwaan sa kanilang dalawa hanggang sa nag-alok na magbitiw si Enrile bilang Senate President na hindi naman pinayagan ng mga kapwa niya senador. The very thought that this position is for sale repulses me truly. But apparently, Senator Santiago thinks everything and everyone in this Senate has a price tag. At noon nga Nobyembre 7 nang humarap si Janet Lim Napoles sa Senate Blue Ribbon Committee, kabi-kabilang tirada ang ipinukol ni Santiago laban kay Enrile na tinawag niyang utak ng sinasabing pork barrel scam. Sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. Oh, hindi mo alam? Oh, ako alam ko eh. Dahil napakalawak ng sakop niya, parang empire niya eh. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Natahas ang itinanggi lahat ni Enrile. Sabi ni Enrile, kahit daw hindi siya binoto ni Santiago bilang Senate President noong 2008, binigyan pa rin daw niya ng mga pabor ang senadora kabilang na ang pag-assign sa kanya ng chairmanship ng ilang komite. All those things that I did for her were not enough to assuage her deep-seated and bitter hostility and hatred against me for what happened in the past. Inaabangan pa ang mga susunod na tirada ni Santiago ukol dito. Sherry Ann Torres, GMA News.